Hello? Eh, oh! Kachapachi! Sigurado kong lahat ay nakakakilala sa mga animated characters na Minions. O kung merong mang hindi pa nakakapanood ng alinman sa mga movie nito, ipanigurado ko na pamilyar sa'yo ang mga dilaw na nilalang na ito. Dahil nga sa kasikatan nito, halos bawat sulok ng mundo ay makakakita tayo ng iba't ibang gamit na may nakaimprintang Minions. Ngunit, meron akong nalamang storya. What? Kahit gaano ito kasikat at kilala, marami pa rin ang hindi nakakaalam kung saan nga ba nagmula ang mga creatures na ito. Kaya naman sa video natin ngayon, ating pag-uusapan ang 10 nakakagulat na kwento sa likod ng mga Minions. Kaya naman kung interesado ka sa mga ganitong videos, i-click lamang ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga bago kong uploads. At syempre, don't forget to like the video. At ganito, nagsimula ang storya. Number 1 ay Minions were created by Nazis. Alam naman natin na ang Minions ay animated characters na para sa mga bata at walang nakakatakot dito kahit pa sumusunod sila sa mga villains. Ngunit, paano kaya kung sabihin ko sa'yo na maaaring may connection nito sa greatest villain of all time na si Adolf Hitler? What? Sinasabi nila na ang ilang ideya sa palabas na ito ay inspired sa mga batang Hudyo na dinakip ng Nazi noong World War II. Ngunit ang tanong, bakit nga ba kinuha ang mga batang ito? Noong mga panahon na yun kasi, ay kinilangan ng mga German scientists na mga taong pwedeng pagsampulan ng kanilang mga eksperimento. Alam mo ba ang ilan sa mga binihag na bata ay naging sample para sa isang gas test na kung saan pinagsusot sila ng mga helmet upang magsilbing kanilang proteksyon. Ginagawa rin nila ito upang masukat nila kung gaano nga ba katindi ang mga gas na kanilang inimbento. Ang itsura ng mga batang nakasuot ng helmet ay kahuig ng mga Minions. May malaking glass na panel at may height na kagaya sa mga bata. Kahit na hindi pa ito kumpirmado, ang teoryang ito ay hindi mawala sa mga isip ng mga fans. Number 2 ay ang One Minion to Rule Them All. Hindi mabibilang kung ilan nga ba ang Minions ang nakikita natin sa bawat movie nito. At sa dami ng Minions, ay maaaring naisip mo na rin na marami ang nagboses sa kanila. Ngunit kahit sino pa ang paborito mong Minion, mapasi Kevin, si Bob o si Stuart, lahat sila ay boses lamang ng iisang tao. Ang nakakatawang boses ng lahat ng Minions na ito ay galing kay Pierre Coffin at kilala din siya bilang co-director ng lahat ng movies ng Minion. Kapag sinabi ko na siya ang nagboses lahat ng Minions, hindi lang sa tatlong tumatayong leaders ng Minions, kundi sa bawat Minions na nakikita natin sa screen. At kung akala nyo na basta-basta lang ginawa ang pagboboses niya dito, si Coffin ay nag-record para sa 899 na magkakaibang Minion sa nakaraang Minions the Movie. Number 3 ay ang One-Eyed Minion. Dahil nabanggit ko kanina na mayroong 899 Minions ang binosesan ni Coffin, ay ating pag-usapan yan. Panigurado na may ilang itsura na Minions sa tumatak sa isip nyo. Hindi ko sinasabing lahat ng 899 na Minions ay magkakaiba sa isa't isa. Ngunit, meron talagang isang bulto ng Minions na may sariling pagkakakilanlan. Siguro naisip nyo, bakit kaya di nalang pinadali ng animators at gumawa ng maraming replika ng Minions sa background at bakit kinailangan pa nila pahirapan ang kanilang sarili sa paggawa ng napakaraming magkakaibang Minion. Wala namang ibang makakapansin dito kundi ang mga mapanuring fans lamang. At talaga namang napakalaking effort ang binuhos ng mga animators dito. Patunay na nga dito ang poster ng Despicable Me 2. At sa poster na ito, ay makikita na nakatalikod si Gru at napakaraming Minions. Mahulaan nyo ba kung ano ang eksaktong bilang ng Minions sa poster na ito? Bibigyan ko kayo ng 3 seconds. At ang sagot ay merong 400 na magkakaibang Minions dito. Ang mga animators nito ay may nakaset na templates na kung saan maaari silang mamili ng iba't ibang kombinasyon ng katawan, damit at mukha nito, kaya nakagawa sila ng 400 Minions na may magkakaibang itsura. Ang matangkad na may isang matang Minion ay kakaunti lamang. Good luck sa inyo kung mahanap nyo ito sa nasabing poster. Number 4 ay not all Minions are good. Alam naman natin na gustong-gusto ng mga Minions ang mapalapit sa villain sa loob ng ilang century. Ngunit, hindi talaga sila likas na masasama at gusto lang talaga nila ng may mag-aalaga at magmamahal sa kanila. Pag-usapan na mga Minions na may kakaibang itsura at kakaibang karakter mula sa mga dilaw na paborito natin. At ang dinutukoy ko dito ay ang masasamang Purple Minions.
Hindi tulad sa minions na alaga ni Gru. Ang mga purple minion na ito ay naturukan ng PX-41 serum. Ang mga serum na ito ay dinisenyo para talaga sa kasamaan. At kung sino mang dilaw na minion ang maturukan ng serum na ito, ay ito ay nagiging purple at hindi tinatablan ng baril, apoy o kahit anong klase ng weapons. At kadalasan gusto rin ng mga ito ang kainin ng kahit anong bagay na mapalapit sa kanila. Number 5 ay ang Minion Language. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ng mga minion, isa dyan naman talagang mahirap intindihin. Kung ating papakinggan ay parang walang sense ang mga ito at parang wala talagang ganitong lengguahe. Inyong ding mapapansin na ilan lang sa mga nababanggit nila ang pamilyar tayo at para lamang silang mga sanggol na kung anong-anong sounds lang ang mga sinasabi. Ngunit ang hindi natin alam ay meron pala talaga silang sariling lengguahe upang magkaintindihan. Ang tawag dito ay ang lengguahe na Minionese. Para sa mga fans ng mga minions, alam niyo ba na maaari kayong matuto ng lengguahe nila? Ang lengguaheng Minionese ay galing sa iba't ibang mga lingwahe sa buong mundo at pinagsama-sama para makabuo ng mga salita. Kaya naman ang ilan sa mga nababanggit nila ay talagang pamilyar na nga sa atin. Halimbawa na nga nito ay ang Italian word na gelato, na isang uri ng ice cream sa English. Ang lingwahe na Minionese ay binubuo ng mga salita ng lingwahe na Spanish, Italian, Korean at Russian languages. Kaya naman kapag natutunan mo ang apat na ito, ay panigurado madali mo nalang matututunan ang lingwahe ng mga minions. Kaya kung akala natin walang meaning ang bawat sinasabi nila, nagkakamali tayo dahil ang lahat ng sounds o salitang binabanggit nila ay maaari talagang i-translate. Kaya naman kung curious ka at gusto mong maintindihan ang lahat ng sinasabi nila, ay pwede mo naman itong gawing next project. Number 6 ay How Did the Minions Evolve? Nagtataka ka rin ba kung saan nanggaling ang mga dilaw na creatures na ito? Kahit siguro hindi mo pa napapanood ang movies nito, isumagi na ang tanong sa isip mo na kung sila ba ay genetically engineered o sadyang mga alien na galing sa outer space. Ngayon ay sasagutin natin yan. Ang mga minions ay hindi ginawa ng sino man at hindi rin sila mga alien. Sila ay mga natural creatures na nag-evolve mula sa isang single-celled organism. Kung napanood nyo ang isang short film na pinamagatang Orientation Day, nasaksihan natin na nagkaroon ng mutated strand of DNA at ito ang nag-evolve at doon nagmula ang minions. Ang mga minions ay millions of years ago na nabubuhay kasabay ng mga dinosaur. At kahit pa matagal na nabubuhay ang mga minions, ay hindi naman nag-evolve ang kanilang mga talino. Number 7, From Orc to Minions. Sa tingin ko ay lahat ay sasang-ayon kapag sinabi kong napaka-cute talaga ng mga minions. Ngunit, paano kaya ako sabihin ko sa inyo na hindi ito ang pinakaunang karakter na pumasok sa isip ng mga animators? Bago na buo ang itsura ng mga minions, marami nakakatuwang ibang disenyo ang mga pinagpilian nila. At ang unang plano o konsepto para sa mga minions ay gawin silang mga orcs. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga orcs ay mga nakakatakot na karakter sa mga palabas kagaya ng Warcraft o Lord of the Rings movie. Buti na lang ay naisip ng studio directors at mga animators nito na gusto nilang mas maantig ang puso ng mga manonood. Kaya naman napagdesisyonan ni Pierre Coffin na palibutan si Gru ng mga cute na mga minions. Marami sa atin, bata man o matanda, ay talagang nagustuhan ng itsura ng mga cute na mga minions. Ngunit, sisikat pa rin kaya ang Despicable Me kung natuloy ang plano nilang orcs? Let me know sa comment section. Number 8 ay Minions Were Inspired by Star Wars. Isa sa pinakamalaking inspirasyon na itsura ng minions ay ang mga Jawas sa Star Wars. Hindi mahirap makita ang pinagkatulad nito at pareho silang merong isip bata na personality at kakaibang mga lengguahe. Isa rin sa inspirasyon nito ay ang mga umpalumpa na galing sa original film na Willy Wonka and the Chocolate Factory film. Katulad ng mga minions, sila ay masipag at dedikadong magtrabaho para sa kanilang leader. Isa pang pinagkatulad nila ay mahilig silang kumain at kumanta kagaya ng minions. Number 9 ay ang Color of Evil. Tulad na sabi ko kanina, meron masamang minions at ang kulay nila ay purple. Ngunit, bakit nga ba purple ang kulay nila? Bakit hindi black? O kaya pula na mas malapit sa alam nating kulay ng kasamaan? Ang napili nilang kulay ay kulay purple. At kaya purple, tayo daw kasing mga manonood ay nakasupport sa mga dilaw na mga minions. At ang kabaligtaran ng dilaw ay purple. Ibig sabihin, kung yellow ay good, ang purple naman ay bad. At ang pang number 10 ay minions are invulnerable. Nabanggit ko rin kanina na ang mga purple minions ay hindi tinatablahan ng kahit anong weapons. Ngunit, paano naman kaya ang mga dilaw na minions?
Alam nyo ba na ang mga dilaw na minions ay hindi rin nasasaktan? Marami rin silang kakaibang abilidad na hindi natin sigurado kung paano nangyari. Nabanggit ko kanina na ang mga minions ay nag-evolve lamang at sa pagka-evolve nila ay maaaring nakapag-develop ito ng defense mechanism. Ang mga minions ay kayang mabuhay sa outer space kahit walang oxygen. Kaya din nila mabuhay sa nagyayalong lugar at lumangoy sa mga nagyayalong lugar kahit wala namang silang gears at marami pang iba. So dito muna magtatapos ang ating video. So once again, maraming salamat at nagpapaalam, Dokumentador.